pagkikita yung kumilos, dadami pa yan mga manlalamig at mga lumalayo sa simbahan. Kaya ang ating pong programa ay isinaalang ito. Pangatlo, ito ang isa sa mga consciously at the back of our minds. Do not forget that our church in the Philippines is a young church. Baka ang ating mga pinag-uusapan wala sa panlasa. Walang dating. Hindi mag-gets. Gets ba niya? Buhusay natin. Pero, walang palabok. Tingnan niyo mga mukha niyo, mga kabataan. Uhaw na uhaw yan. Kaya lang, epektibo ba ang ating programa, ang ating mga tagapagsalita? At isa pa, hindi na ito naisama sa script. Pinapaalala sa atin ni Lolo Kiko na tayo ang inaasahan niya, lalo na sa Asia. Huwag lang ang tingin natin Pilipinas. We are the beacon of light in Asia. Let us do our missionary role. Kaya ito po ay mahalaga din pag-mission. Kaya sa tulong sa awa, mercy and compassion ng Panginoon, nabuo ang module. Pero kailangan ko muna patunayan na gagraduate kayo. Pag hindi, repeatan kayo. The look of Jesus, the gaze of Jesus of love, mercy, and compassion. What are the things to be discussed? The topics that you will encounter in this manual. First, we are going to discuss this important concept called anonymity. You will encounter because this was the very concept, this was the mindset, the background of Jesus. Kapag kayo siya'y nakipag-ugnay sa mga dukha at maralita, ang concept ng anonymity, the poor. Ikalawa, pag-uusapan din po, kapas din na dyan, makikita ninyo, meron na makanakasulat dyan. Ano po ba ang turo ng simbahan tungkol sa mga dukha, malalita, sa mga kapuspagan? At malakas na malakas po ang bikaryo ni Jesus, ang Santo Papa. Pinapaalala sa atin na walang urong natin isa tabi, ibaliwala. Kaya, ibang klase ang tanin nito. Isipin mo, sasabihin mo sa treno mo, para, bababa lang, para halikan yung sarugod at kumusta mo kung baka may sakit. At ngayon, nagsisiyang pa sila. Bakit tinaguro ang mga pulubi sa Metro Manila nung bibang basin? Ayun nga, sakyan ang sakto po. Sinabi niya sa Tacloban, kaya nga ako pumunta rito. Ang aking tanging patay ay makasalamuan ka. So we have to do our homework. Ano ba ang tuloy ng simbahan tungkol sa mga dukha paralita? Proseso, may dynamics ito. Ibalhin niyo ito sa ibang seminar. Ang ibang seminar, cognitive. Turo ko sa iyo, para kayong embuto, parang klase, lecture style. Pero walang dating. Kaya may ang proseso po, bubuuin din natin ang isang komunidad, mga iba't ibang pamayanan, at hindi vicarious experience. Ang salita pong vicarious,
ibig sabihin sobrang bigla. Maganda pong karanasan ito. Makakatulog ka sa loob ng conference room. Pipitsuging mikropono. Ano klaseng conference lecture na ito? Magkakaroon tayo ng mga opinion. Sikip-sikip. Workshop ito. Eh kasi ang paksa natin. Walang magreklamo. Walang nakasimawat. Yung mga lukot na mukha dyan, konti mga... Tapag kami sa isang kwento. Napakalakas nung katabi ko. Sintonia kami. Napakaraming nasa barong-baro. Kahit pa papiyaw, hindi natin manibigayan. Hindi dito, dito. Ang maganda po sa mga mahilan ang kanilang kababaan. At isa rin po sa ating mga kanilang ay ang kanilang pagkakilala sa sarili na sila'y mahihina at marupo. Sa tulong ng Diyos po, aakayin namin kayo. Gagabayan namin kayo upang maunawaan at matangtod maranasan ang kapatawaran, ang pagmamahal at ang kabuluhan loobin ng Diyos. Two-way yan. God is merciful and compassionate. We too have to be merciful and compassionate to ourselves. So hopefully po that will be towards tomorrow. Pupuo tayo ng mga iba't ibang pamayanan. Kasi ito ang ating panaginip na mga iba't ibang pamayanan din sa ating mga lugar ay mahalin tulad dito. Yung mga sundalo, pag nakahanay na, nakaayos na ang kanilang mga pwesto, kanilang mga gamit, armas, sandata, at ang kanilang hirera, ang kanilang sinisigaw ay tatag. Diba? Tatag. Tatag. Ano po ibig sabihin ng tatag? Matatag. Buo. Integral. Integrity. Ang lipunan po natin ngayon, hindi buo. Ang pagkatao, marami. Watak-watak. Kaya, yan po ang pag-uusapan na paano natin mababalikan hindi lang po yung mga values niya. At paano po natin unti-unti kahit man panandalian maranasan ang mga integral communities. Kaya ang kayusap po ng ating seminar ng Look of Jesus sa mga darating na araw ay ito po ang ritmo, daloy. Natapos po natin ito, ang gathering exercise. Napakaganda si Jesus. Nag-init na, nagpabaga na. Ano ba kinain nila? Peter's fish. Ano ba yung Peter's fish? Ano ba yung tilapia? Yes. Oh, so, dali nyo. Tilapia. Welcoming. So, we are going now to welcome you and we're going to discuss this important concept of Anuim. The second module, if we cannot start it this evening, probably early tomorrow, we're going to discuss the what we call the CST, the Catholic Social Teachings. Tawag namin dyan, ang pinakatatagong diin ng simbahan. Then, pagkisinan mo sa'yo, hindi na secret. Okay, pangatlong module, siguro, may hawak Diyos yung tawag nito bukas ng hapon, the gifts and talents of the Blessed Ones. Ang mga anonyms, hindi dapat tayo mahiyak.
sa ating kahirapan. We will experience the mercy and forgiveness, ang ika-apat na module, the sacrament of reconciliation. Those of you who were with us to the year of the Lady, ang sacramento na binagbigyan din was baptism and reconciliation. Dito, sa look of Jesus, ang ating bibigyan ng mas malalim na pagpapaliwanag at kahulugan ay ang pagbabalik loob kay Kristo. At halinawa, sa huling araw ay magkaroon tayo ng pagpaplano. Ginagamit nila word yun is cascade. Cascade. Kung paano po maipapasa ang ating mga natutunan. An experience which is not reflected is a worthless experience. But an experience that is not here is more worthless. Finally po, at the end of the day, at the end of this seminar, we hope that we have accomplished what we have been tasked, what we have envisioned, and what we're working for. There will be a lot of group dynamics. You'll be given manuals. Kaya huwag kayo magalala. Pag hindi nyo na, I encourage you. May mga ball pens kayo. May mga reflections kayo. Isulat nyo. Those are very precious. Meron kayong workbook. Ewan ko lang kung kailan yung pipigay. Producer ko yung malayo pa. Now, there are some things. May house rules kanina. Si Father Boch-Boch may request. First, magtiwala kayo sa akin. Matagal namin itong pinag-isipan. Nagaskas na bulsa ko. Ang dami ko ng pinangotangan ng loob para mapagsama-sama ang mga ideas nito. Kaskas, trusting God. We were brought to this place kasi may balak ang Diyos. And hopefully at the end of the day, at the end of the seminar, we will accomplish. Sana matutunan natin ko ano ang kanyang plano para sa atin. The second is, kung ano nga pala expression ko doon sa trasinasis, kung ano ang paggawa namin sa inyo, gawin ninyo. Okay? Luntagin mo, baby. Diba yung mga lumalangoy? Hindi ba pwede, ganyan ka na ng ganyan. Ano dapat mong gawin? Pumunta ka sa tubig, lumangoy ka po. Kaya expression, luntagin mo, baby. Pangalawa, compassion. Compassion. Not only 100%, 101. It's a big group. Magsasawa yung music na yan, paulit-ulit, kung ayaw niyo bumalik sa conference hall. Eh, matapagda na tayo. Pag sinabi namin, don't expect us to repeat it. Yung mga agam-agam ninyo, yung mga ano ba uulamin nila bukas? Eh, kanay, pasok ko ba yung aking sampay? Iwanan nyo muna yung mga cellphone ninyo. Hindi ko naman pinapapatay. Silence naman. Isa nagbibisa kami na gano'n. May kulilig. Kung may tumutulog na cellphone. So, masikipang lugar, marami tayong mga asyansoy, marami tayong plano, maraming balak ang Diyos para sa atin. But I trust Him, I trust Pope Francis is praying for us. Love me, Amapur. I trust all of you will accompany us. Sana tayong lahat bigyan ng abag at ama ng Diyos sa ating tatahakin. Maganda na po. Maraming salamat sa atin.